Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang malungkot na pangyayari sa buhay ng isang bagong Philippine Military Academy graduate na yung supposed to be na pag-unang bakasyon niya after deployment in Mindanao. Yung supposed to be na maligayang bakasyon, makapiling niya ang kanyang mahal sa buhay, sa pamilya, ay naging isang trahedya. Okay, so bakit isang trahedya? Ay, ganito po ang nangyari. Contemporary ko ito, member siya ng PMA Class 84. So, after 5 months, pwede na siyang mag-uwi. Na-assign pala siya sa 28th Infantry Battalion. Ang area ng 28th Battalion is Surigao del Sur. Ako naman is 23rd Infantry Battalion. Ang area namin is Agusan del Sur. So, magkalapit lang kami. Kapit probinsya. Yung headquarters namin is, we know each other. Ngayon, on the day of his first vacation, parang hinihintay na lang niya yung sakyanan na maghatid sa kanya from Jatagon, Lianga, Surigao del Sur. Yun ang kanyang base, company quarters. Hintay ng sakyanan para ihatid siya sa Butuan City. Nandun ang airport, Butuan City rin, pauwi siya ng Luzon. He's from Luzon. So, umaga, gintay, nagbabasa siya ng libro. Hindi niya akalain, marami na palang mga NPA sa palibot ng kanilang kampo na handang umatake. More than 200 rebels. Yung umagang iyon, na naghintay na lang siya ng sakinan para uwi magbakasyon, nilusob sila ng more than 200 NPAs. That was 1984, mga December siguro. Nako, kakaunti lang yung tao sa kampo, detachment nila by that time, kasi ng combat operation. Yun pala, yung mga NPA sa bundok, bumaba. Alam nila na kakaunti ang sundalo sa detachment, nilusob nila. Yung tinyente, lumaban pa sila. Kahit outnumbered, lumaban. Hanggang nalagutan siya ng hininga na lumalaban. So, umuwi pa rin siya. Kailang trahedya dahil umuwi siya, nakakabaw na. Kaya, ako, lungkot na lungkot ako sa nangyari sa aking contemporary nito. Please lang, hindi ko na lang banggitin yung pangalan. Umuwi, nakakabaong na. So, I can just imagine yung sakit na ramdaman ng kanyang pamilya. Of course, binata pa siya noon dahil bagong graduate sa PMA. Eh, yung mga parents, kapatid, relatives, lungkot na lungkot. Unang bakasyon ng kanilang pinagmamalaki na PMA graduate, yun na, bangkay nang dumating. So, meron pang isa, PMA graduate din na mas senior sa amin, class 82. Taga Cagayan de Oro din ito. First lieutenant ni siya nung mangyari ito, ambos, mga 1985 or 86. Tapos ng combat operation, pahinga na dahil walang nakitang NPA sa bundok. Eh, nung nasa medyo baba na sila, malapit na sa highway, sinundo sila ng aming sakyanan, 6x6 truck. Okay, umupo na yung first lieutenant sa harapan, tropa niya sa likod. Pagbiyay ng sakyanan, papunta na sa main highway, nandun na pala ang tatlong NPA na nag-abang, git-git kung tawagin namin. Isang putukan lang, isang burst of fire, papapapapap. After that, tumakbo yung NPA, tatlong NPA.
sa dami ng isang platoon, ang natamaan lang yung first lieutenant na PME graduate class 82. Di pamilya na yon. Nako, ang bait pa naman na official yun. Nalagasan ulit ng buhay. So, yun po ang mga naaalala ko ngayon as I'm celebrating my 38 years na pagtira dito sa Mindanao. Kasi March 1985 ako dumating sa Mindanao eh. So, yun po na nakakalungkot na pangyayari. Na ang leksyon na nakikita ko dito is life is very uncertain. Hindi natin alam anong mangyayari. Ako, maswerte ako dahil March ako nag-report. Nakabakasyon ako mga after 5 to 6 months, June or July na. So nakauwi ako sa aking pamilya sa La Union. Maligayang maligaya sila, maligaya ako. Kaya after my vacation ng mga ilang linggo, I decided dalhin ko na lang ang pamilya ko sa Mindanao. And we settled for good dito sa Mindanao. So lesson learned, ulitin ko, hindi natin alam ang takbo o yung ating kapalaran, itong dalawang magigiting, magagaling na PME graduate, maagang kinuha ng Panginoon. So ako naman, nabigyan ng biyaya, protection ng Panginoon na naka-retire after 34 years sa military service. So, lesson po, mga kaibigan, na gusto kong ano is, habang nabubuhay tayo sa mundo, let's be prepared ano ang pwedeng mangyari sa atin. Ako, anytime, I'm preparing myself, kung kunin na ako ng Panginoon ngayon, eh, so be it. Although, mas gusto ko pang mabuhay. But kunin niya ako ngayon, sa anumang paraan, handa ako. Bakit? Handa. Handang-handa ko dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Yung ABC, yun ang palagi kong paulit-ulit sa aking vlog. Para handa tayong humarap sa kamatayan na darating anytime, anywhere. Yung ABC. Yun po ang Ebanghelyo, good news ng Panginoong Hesus. Yung A, accept, aminin lang na tayo ay makasalanan. So ako, inaamin ko na wala talaga ako, I am a sinful man. B, believe. Paniwalaan lang natin na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa pagpatawad sa lahat ng ating kasalanan. Kung ano pa, utang sa bangko, binayaran ng ating utang sa bangko. Acquitted na yung kaso, parang ganun. So, maniwala lang, tanggapin lang yung kapatawaran at mag-repent, tumalikod sa kasalanan. And then, letter C, yung commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. So, nagawa ko na po yan. At ngayon, habang enjoying my life dito sa mundong ito at hinihintay kailan ako kukunin ng Panginoon, ang akin na lang is, una, pasalamat sa Diyos palagi. And then, seek God's will. Ano ang gustong ipagawa ng Panginoon sa akin? Yun na lang. Ang main purpose ko sa buhay is to obey His will. So, ang nakikita kong will niya o purpose niya is ito. I-share ang magagandang aral sa buhay na aking napagdaanan sa pamamagitan ng vlogs. Kaya ito, nag-vlog ako. At i-share ang gospel. At habang may kakayanan pa, tumulong sa mga nangangailangan. Okay? Kasi ang two greatest commandment ng Diyos is, una, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kaya yung ginagawa kong pagmamahal ko sa Diyos, sinusunod ko ang kanyang kalooban, ito na, ang ebidensya na mahal ko ng Diyos, mahal ko ang Diyos, yung mahalin ko rin ang aking kapatao. Love your neighbor as you love yourself. Yun ang second greatest commandment. Kaya dito sa ating vlog, mapansin nyo, ang focus ko is pagtulong. Lalo na yung main project natin sa Talaantig Tribe, yung Tent City. So, naghahanda kami ngayon,
Magdadala ulit kami ng mga pagkain pananim para dalhin sa Talaantig Tent City kasi nangangailangan sila ng tulong. At salamat po sa inyo na nanonood dito sa aking mga vlogs. Hindi nag-i-skip ng ads kasi ang income natin, kahit maliit lang na income yan, dadalhin natin doon sa Talaantig. At salamat sa mga donors. Walang sawang nagpapadala sa akin ng pera. Ang latest nga nagpadala si Madam Teresa Tanyag. Kaya Madam Teresa, yung pinadala mong pera, ibibili ulit namin ng tulong para sa Talaantig Tribe. See you po next video.